This is Islam is the only solution for all this, the three gates that leads to hell, fornication, gambling, and wine. And only Islam is the religion which say, don't touch alcohol. Diyan sa atin sa Pilipinas, hindi man nagsasalita ang mga ginang ng tahanan dyan, ay natitiyak ko na ang isa sa pinakamalaking suliran nila ay ang paglalasing ng kani-kanilang mga mister at konsumisyon ang inaabot nila. Biruin mo nga naman, naubos na ang pera, uuwi ng bahay, hahapay-hapay, at halos ayaw nilang makatabi sa higaan dahil amoy alak. Wala lang talaga silang magawa para pigilin sa paglalasing ang kani-kanilang mga mister. So ano ang tanging makalulunas? Ang Islam! Kung maipatutupad ang batas ng Islam sa Pilipinas, ay natitiyak ko na hindi man lubos na mawala ang mga problemang ito, ay makababawas ng malaki. Kaya may mga tao na pumapasok sa Islam, hindi man nila nababasa ang turo ng Islam, nabalitaan lamang nila na bawal pala sa Islam ang pag-inom ng alak, ang pagsusugal. Sila ay pumapasok sa Islam without even thinking. Isa pang malaking problema ang kinakaharap ng mga tao ngayon, yung tinatawag nating the surplus woman. For every 3 women ay pinapanganak, 2 lang ang lalaki. So, outnumbered ang mga lalaki ng mga babae. In New York, kung mag-aasawa lahat ang mga lalaki, ay there will still be 8 million na women they cannot get a husband. Anong solusyon? Christianity prohibits more than one. And other religion prohibits also more than one. But is allowed to them to have number 2 illegally and immorally. So, you heard when they filled up in the application in America, they said, you are widow, single, married, divorce, single parent, and they usually check up single parent. And they find it normal. When you say na may anak ka, wala kang asawa, it is normal. They don't put blame on you. Lalaki, mayroon siyang anak, wala siyang asawa. Babae, mayroon siyang anak, wala siyang asawa. Normal na sa kanila ang ganon. So, there are children illegitimate, they are born out of wedlock. It's normal for them. But when you tell them in Islam is allowed to have second wife, no, it's horrible things. It is between in the matter of life and death. Sa atin sa Pilipinas na lang. Alam nyo kung gaano karami ang nagsasama ng live-in? Live-in, it's normal for them. Especially in the people in the movie world, the so-called born-again Christian in the movie world, in Islam, you cannot do this. You have to fight for what is wrong. If you have the power to stop it by your hand, you should stop the wrong. This is the part of our Muslim sociability, responsibility, na kung nakakakita tayo ng mali, kailangan pigilin natin. Alam naman natin kung sino-sino yung mga kapitbahay natin na may number 1, number 2, number 3. Alam naman natin kung sino-sino yung may mga anak na walang asawa. May ginagawa ba ang simbahan para pigilin ito? Wala. Nothing.
that is a religion, separate yung personal na bagay sa kanya at separating yung ginagawa sa gobyerno. This is a kind of affiliation. You are not a part of a community to give guidance and to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. If you follow it, it's up to you. There must be a strong force within the Muslim community, make it prevail the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay tulong-tulong as an ummah para mag-prevail ng salita ng Allah. It's not a matter na pang sarili lamang. Ang bawat isa sa atin ay dapat maging vigilant, dapat siyang maging gwardiya ng Islamic religion natin ay dapat na mapanatili. It's our responsibility. Hindi natin pwedeng ipabalikat yan sa mga propeta lahat. All prophets, they left us. Namatay na sila at tayo ang dapat magpatuloy nito. Dahil tayo ang tinatawag na the successor of the prophets, the vicegerent of the prophets. So, kahit ano lamang ang ating nalalaman sa Islam, iparating natin ito sa kanila, kahit isang salita man lamang. Dahil kung hindi natin magawa, hindi tayo matatawag na Muslim. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang isa sa pinakamabuting bagay na magagawa ng isang tao, maaaring ang iba ay magsasabing ang mag-aral ng Quran. Maaaring ang iba ay magsasabing ang magbigay ng limos sa mga pulubi habang buhay niya. Ang iba ay magsasabing lagi nang magdarasal araw-araw at sa gabi. No, hindi yan ang pinakamabuting gawa. Ang isa sa pinakamabuting gawa ay yung nag-aaral ka ng salita ng Diyos at itinuturo sa iba. This is the best deeds. Yan ang isa sa pinakamaganda na magagawa natin. Mag-aral tayo at ipamahagi sa iba. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na nag-aaral ng isang oras ay higit ang biyaya na kanyang matatanggap kaysa sa isang tao na nagdarasal ng 24 na oras sa loob ng mosque. Bakit? Kung nagdarasal ka ng 24 na oras, hindi ba mabuting gawa yon? Oo, mabuti yon. That is communication with Allah subhanahu wa ta'ala. It is one form of worship, ibada. Pero ang nabibinipisyuhan lang ay ang sarili mo lang. Ang nagtatamasa ng pakinabang ay ang sarili mo lang. But when you learn something about your religion at itinuturo mo sa iba, nakapagliligtas ka ng ibang buhay. At kung yung naturuan mo ay naipasa pa uli sa iba, ay makapagliligtas ka pa uli ng isang buhay. Kaya nga ang purpose nating mga Muslim ay ang mag-aral. Wala sa ating mga Muslim ang tamad. We should learn, and it is a part of our religion na tayo ay mag-aral. Gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tayo ay mag-aral mula sa ating duyan hanggang sa libingan. Ang pagiging tamad ay hindi karakter ng isang Muslim. Kailangan nating mag-aral at humanap ng karunungan. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alam nyo ba kung ano ang superiority ng isang marunong? Mas maliwanag pa kung bilog ang buwan na tumatanglaw sa mundo kung ikaw ay isang tao na marunong at may kaalaman. Ang iyong liwanag ay higit pa. This is our way. Ang mga Muslim, hindi tayo tumitingin na sa buhay lamang nating ito, yan lamang ang aking hadikain. We have to look for the future generation to come. Kung tayo'y gagawa ng isang bagay, huwag nating isiping ang bagay na ito ay maglalaho lamang sa buhay nating ito sa mundo. Kahit isa lang ang nasimulan mo,
laging tumitingin ang Muslim sa long-range program. Yung mga future generation ang magkakamit ng lahat ng ating ginagawa. Ang tungkulin natin bilang isang Muslim ay mapalaganap ang Islam. And dawa is not enough. By just talking, by just lecturing, but the dawa is very, very effective if we are the good example for them. Kaya ang pagdadawa ay hindi lamang nakukuha sa bilis ng dila, kundi tayo rin ay dapat na maging halimbawa sa ating gawa in our behavior bilang isang tunay na Muslim. So, this is the solution for all the human problem. Alam nyo kung bakit nagpapakahirap yung mga brothers natin sa Mindanao? Dahil nais nilang may implement ang Sharia, ang batas ng Islam, kahit sa lugar man lang nila sa Mindanao. Since independence in 1946, our government were run by bureaucrats of Christian. And you know what happened? In 1965, before Marcos became a president, we are a second to Japan in a matter of economic progress. Second to Japan. And now, Japan is now on the triumph of economic giant. And Philippines is now maybe the lowest of economic, you know, failure. So, Christian for 50 years, what they are doing? For a single Muslim who committed murder, they blame the inter-Muslim population of the Philippines as a murderer. Pag ang isang Muslim ay nakapatay, ang sasabihin nila sa pamamalita, ang mga Muslim ay mamamatay tao. Itinadamay nila ang buong kamusliman sa pagkakasala ng isang irresponsabling Muslim. Halimbawa dyan sa Quiapo, mayroong Muslim dyan na nandudukot, mandurukot, nangisnats ng alahas. Kapag nahuli ka, anong sasabihin sa pamamalita sa dyaryo? Isang Muslim ang nandukot sa Quiapo, nandun yung salitang Muslim. This is because we are Christian government. Pero kung Kristiyano ang nakapatay, ay hindi sasabihin na siya ay Kristiyano. Si Pedro, halimbawa, isang mekaniko. Si Juan, isang estudyante, ay naglasing at nakapatay. Yung pagka-Kristiyano ay hindi nabanggit. Pero kung Muslim, ang sasabihin niya, si Abdul Karim, isang Muslim, ay naglasing at nakapatay. So, they blame the whole Muslim in the Philippines for the sin of one irresponsible Muslim. We have to work. We have to change the government. Imagine, if successful, they making government run by the Muslim, automatically, all the problem, all the vices of the Philippines will disappear because we have the power in our hand to implement the Sharia, the law of Allah. We do not make any law with supersede above all the law of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo gagawa ng batas na babaliktarin o sususuga na mas mataas pa sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang Pilipinas ay isa sa pinaka may malaking tsansa na maging Islamic State once again. Because this is a previously governed by Muslim. Remember, Sulaiman, the chieftain of Manila, was a Muslim. So, let us not get lazy. We should be vigilant to spread the teaching of Islam. Kaya yung ating dawa, hindi lamang ginagawa para sa mga non-Muslim, kundi ang dawa ay ginagawa rin para din sa mga Muslim. Dahil hindi lahat ng Muslim ay nakakaunawa at sumusunod sa itinuturo ng Islam. So, bago natin linisin ang ibang bakuran,
kailangan linisin din natin ang ating sariling bakuran. So, we are counting of you, my dear brothers, na sana ang natutuhan natin sa bansang ito, sa Saudi Arabia, we thank Allah subhanahu wa ta'ala to show us the way. Ito ang pinakamagandang aginaldo na nakuha natin sa bansang ito. Not our job, not our salary, but the Islam that the acquired we brought home, and we have to spread this. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He reward us abundantly for all our efforts. Kung ano man ang small things na ginawa mo, ito ay makikita mo sa araw ng paghukom. May reward tayo na tatanggapin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. At ngayon naman ay gugugli natin ang natitira nating oras para sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa ating tinalakay at sa iba pang bagay na nais niyong magkaroon ng kasagutan. Ang unang katanungan, alam natin ang alak ay bawal. Bakit in the miracle of Jesus Christ, siya ay gumawa ng alak? Totoo ba ng isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawa ng mga ipinagbabawal niya? Magandang katanungan ito ng ating brothers. Okay? Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Prophet Jesus ay gumawa ng alak. Actually, this is a kind of blasphemy sa punto ng Islam na tagurian mo ang mga propeta na gumagawa ng horrible and sinful things. Jesus is one of them, according to the Bible, na gumawa ng alak, his first miracle. And also described in the Bible na si Jesus Christ ang kanyang kasama-sama. He is the company of the gluttonous people and wine fever. According to the one part of the Bible, the Ephesians, don't be drunk with wine. Jose the Bible, according to the Christian, God. And yet, the same God who revealed don't be drink with wine, revealed by the Holy Spirit that Jesus, peace be upon him, should make wine. Contradiction cannot be attributed to the prophet of God. The same wine where prophet Lot, one of the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, he committed incest with his two daughters by drinking wine. Could you imagine a prophet of God, according to the Bible, Prophet Lot, who commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to teach the people and to give the message and guidance to them, having sexual intercourse with his two daughters? And what happened after committed incest with his two daughters? What God say so? Did God reprimand Lot? Pinangaralan ba siya? Pinagalitan ba siya? Did God punish Lot? No. Nothing. Committed incest? Kalas. What is the lesson to be learned? Wala. Prophet David committing adultery with wife of his commander Uriah, nambuboso siya doon sa itaas. Can you attribute this to the prophet of God? Maiisip mo kaya na ang Diyos ay nagkamali sa pagpili ng mga propetang ito upang maging gabay ng sangkatauhan? And Jacob, who was called Israel before, he wrestled with God. Bunong braso. Maaring may judo, maaring may karate. He wrestled with God.
Genesis chapter 31. And he prevailed over God. Natalo niya ang Diyos. And Jesus also is getting this kind of credit by making wine. And what happened to the whole Christendom? When the wine flowed with the whole Christendom, 2,000 years of preaching, there is no single solution to eradicate the menace of the society. The prophet of God doing this, and Jesus Christ, the prophet of God, according to the Bible, he said to his people, dog and swine. Who are the dog and swine? The Gentiles. Who are the Gentiles? You and me. Ang hindi lahat na Hudyo ay tinatawag na Gentiles. Kaya ikaw at ako ay Gentiles. According to the Bible, if you believe, he called us dogs and pigs. He called us snake. He called us perverse and adulterous generation. He called us whited sepulchre. No, we do not believe. And he called lastly, he called his mother woman. What I have to do with thee? Imagine a prophet of God calling Mary his mother, who carried him for 9 months in her womb and his suckling in her breast for almost 2 years. Calling his mother woman? Sinong tumatawag ng mga tao na babae sa kanyang ina? Mayroon ba? Kahit yung lapastangan at barumbadong anak, may tumatawag ba na babae sa kanyang ina? Saan ginagamit yung salitang babae? Sa nightclub, sa kabaret. Maglibang tayo, bigyan mo kami ng babae. Walang Muslim ang maaaring tumanggap sa mga sinasabing ito sa Biblia. Sapagkat ang mga propeta ay pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging huwara ng sanlibutan. Dahil sila ay mga taong may lubhang mataas na aral pang kaluluwa at pang kaisipan. Kaya malayo marahil silang makagawa ng immoral. So, we do not believe that the record in the Bible is from Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is the work of man, and the work of man cannot be a guidance for mankind. Ang pangalawang katanungan, kung bawal ang alak dito sa Saudi Arabia, bakit mayroon ding alak dito? Ang Islam, mayroong tinatawag tayo na personal law. What is private is private. Halimbawa, ang isang tao, gusto mong matutup halimbawa kung sino ang gumagawa dito ng pangangalo niya. Ang Islam ay hindi nagtuturo na pumunta ka sa bahay na yun at subukan mo. Hindi nagtuturo ang Islam ng ganon. You don't have to go and spy on your neighbor and what he or she is doing in order to quote him. Mayroon tayong private law, what is personal in the corner of your room is private. Kaya nga ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Holy Quran, do not enter a house without permission. Maski ang Propeta Muhammad ay nagsasabi. Kaya nga, every small digit ng ating buhay, mayroong rules na ibinibigay. Maski kapatid mo pa ang pinasok mong bahay, hindi ka basta tumuloy lamang. Baka abutan mo sila sa hindi magandang ayos. That is prohibited in Islam. You have to respect the privacy. This is Islam. Hindi ka dapat magsuspecha ng iyong kapitbahay na kailangang masubukan ko.
Umiinom kaya siya ng alak at ma-report sa mutawa? That's not Islam. Ngayon, kung lumabas siya ng bahay at umiinom siya, at yung mga kabataan natin na mabubuti ay iniimbita niya para sa pag-inom ng alak, he spread this, then you have to use now your power as a Muslim. You have to stop it because this is the deterioration of the society. This is Islam. Kaya ang Islam ay nire-respeto ang buhay natin by not accusing anyone without any evidence. Ngayon, kung may mga Muslim na gumagawa ng labag, ulihis ay tinuturo ng Islam, like for example, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Holy Quran, huwag kang uminom ng alak. Ngayon, mayroon kang nakitang Muslim na umiinom ng alak, sasabihin, ito ang Islam? No. Hindi nangangahulugan na siya umiinom ng alak, yun ang itinuturo ng Islam. Halimbawa, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Holy Quran,